Kada araw, mahigit sa 6 milyong bakuna ang naituturok sa buong mundo. Nitong Marso, 103 countries na ang nagva-vaccinate sa kanilang mamamayan. Isa sa mga nauna rito ang bansang Israel na nagsimulang magbakuna noon pang Disyembre. Habang dito sa Pilipinas, March 1 lang nagsimula ang pagbabakuna. Paano nanguna ang bansang Israel sa pagbabakuna? Sa kasalukuyan, Israel ang may pinakamataas na porsyento ng mga nabakunahan base sa dami ng populasyon. 9 million ang kanilang population at pang 39 siya sa richest countries in the world. Sa tala ng Bloomberg, sa bawat 100 tao sa Israel, nakapagbibigay sila ng 86 doses ng bakuna. Mas mataas ito kumpara sa ibang mas mayayamang bansa tulad ng UK at United States. Nabigyan na rin nila ng 2 doses ang 35.3% ng kanilang population. Mga vaccine mula sa Pfizer at Moderna ang ginagamit ng Israel. 4 na aspeto ang naging susi sa sinasabing maayos na vaccination program ng Israel. Ito ang transparency, data collection, health infrastructure, at no waste policy. Transparency. Naging bukas na libro ang transaksyon ng Israel sa mga manufacturer ng vaccine. Naka-upload sa internet ang kanilang agreement sa Pfizer. Isinapubliko rin nila ang halaga ng bawat bakunang bibilhin. $28 o 1,300 pesos ito. Alam nila na kung kailangan mong mag-procure ng vaccine, kailangan ihahanda mo na lahat. Pati yung mga dokumento mo. That is just preparation. And it was in keeping with their own way, their organized way of addressing the epidemic, not planning ahead. Just part of the process of good governance. Nakatulong ang transparency para makakuha ang Israel ng maraming dose ng bakuna mula sa mga manufacturer. Ngayon, may sapat pa silang supply mula sa Pfizer at hindi pa nila nagagamit ang mga supply mula sa Moderna. Sunod ang data collection. Kasama sa kasunduan nila sa manufacturers na ibabahagi ang makokolekta nilang datos. Tulad ng infection and vaccination numbers, edad, at kasarian ng mga babakunahan. Makatutulong ito sa vaccine research. Dahil dito, pumayag ang mga manufacturer na mag-supply ng vaccine hanggang mabakunahan ang 95% ng populasyon ng Israel. Importante yun. Kasi ang ginawa ng Israel government, binigyan nila ng incentive yung Pfizer para bigyan sila ng vaccine. Kasi agawan ng vaccine eh. And nung in-offer ng Israel na bibigyan namin kayo ng datos, di pumayag agad ang Pfizer. Ikatlo ang kanilang health infrastructure. Isang Israel sa mga bansang may magandang healthcare service. Maaring mag-enroll ang mga mamamayan sa isa sa 4 na health maintenance organizations o HMO sa bansa. Sa kanilang universal healthcare system, may digital health record ang bawat mamamayan. Sa digital record, mas mabilis ang pag-update at pag-monitor sa mga nabakunahan. Nakapaghanda rin sila ng mga vaccination site na accessible at may sapat na espasyo para sa mga taong babakunahan. Alam nila kung nasan ang mga citizens nila eh. Nakalista na eh. So, yung kanilang registration automatic na. Nandun na sa mga databases nila. Kasama na dyan yung kanilang mga ibang mga medical histories. Misadong organisado sila. Planchado na yung sistema nila. Tatanggapin na lang nila yung vaccine. Tapos pwede na silang magpalakad ng kanilang vaccination campaign. Ang huli ang kanilang no waste policy. Priority na babakunahan ang mga healthcare workers at matatanda sa Israel. At kung sakaling may sobrang dose ng bakuna sa isang araw, maaari itong ibigay sa mga taong hindi kasama sa listahan sa araw na iyon. Sa ganitong paraan, walang nasasayang na bakuna at dumarami ang mga nagiging immune na mamamayan. Ayon sa datos ng Israel, pagkatapos nilang simulan ang vaccination drive, bumaba ang bilang ng mga nagpo-positibo sa sakit at bumaba rin ang nagkakaroon ng severe cases. Umabot na sa mahigit 200 milyong dose ng bakuna ang na-administer sa buong mundo. Sa bilang ng mga nababakunahan kada araw, posibleng abutin ng 5 taon para mabakunahan ang 75% ng populasyon sa buong mundo. Pero, 130 na bansa pa ang hindi nakatatanggap ng kahit isang dose ng bakuna. Habang ang Pilipinas ang isa sa pinakahuling bansa sa Southeast Asia na nakatanggap ng bakuna. Huling araw ng Pebrero dumating sa bansa ang unang batch ng bakunang gawa ng Sinovac sa China.
Nabigyan ito ng Emergency Use Authorization o EUA ng Food and Drug Administration kahit 50.4% lang ang efficacy rate nito. Well, dapat wala namang nationality ang vaccine, ano? Ang vaccine eh panlaban 'yan sa COVID-19. So, hindi naman po tayo tumitingin diyan sa nationality. Halimbawa, kami po nag-evaluate ng isang produkto, tinitingnan namin yung mga kanyang datos sa clinical trials niya, yung kanyang safety at efficacy. 600,000 doses ng bakuna ang dumating. 100,000 dito ang ilalaan sa mga sundalo at kawanin ng Department of Defense. Hindi ito ipinapayong ibigay sa mga medical frontliner. Ibibigay raw ito sa mga malulusog na mamamayang edad 18 hanggang 59. Hindi naman ibig sabihin pangit ang bakuna kasi hindi siya para sa mga frontliners. Tandaan po natin, hindi po pare-pareho ang chance natin na magkasakit at hindi po pare-pareho yung ating exposure to the virus. Yun po mga doktor at nurse natin na araw-araw nakaharap sa mga pasyenteng may COVID, iba po kasi talaga ang sitwasyon nila. Tatlong bakuna na ang nabigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA. Ito ang mula sa Pfizer, AstraZeneca at Sinovac. Talagang napaka mabusisi ng proseso na yan. Ano? Kasi kailangan bago natin payagan gamitin ang bakuna dito sa publiko, na-assure natin yung kanyang safe quality. Ayon sa pamahalaan, Pebrero dapat dumating ang unang batch ng bakunang gawa ng Pfizer. Sa pamamagitan ito ng COVAX facility ng World Health Organization o WHO. Pero, naudlot ito dahil sa indemnification agreement sa manufacturer ng bakuna. Ang indemnification agreement ay kasundo ang magsasabing walang responsibilidad ang manufacturer sa magiging side effect ng bakuna. Maybe under the temporary delay, pero ang ano po natin ay alagaan natin, usap po natin. And we agree na talagang ano na yung Pfizer naman po yung commitment nila na magkaroon po ng bilateral ayusin na pa rin po namin. Napirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Sa batas na ito, magkakaroon ng 500 million pesos indemnity fund na gagamitin para sa compensation ng mga makakaranas ng matinding side effect pagkatapos mabakunahan. Makatutulong din daw ang batas para sa mas mabilis na pagproseso ng pagbili ng mga bakuna. Yung mga batas natin are very inflexible. Parang ang laging assumption is we are working under regular times. Kaya pagdating ng emergency, wala tayo ng mga flexibility na meron yung ibang bansa para mapabilis ang mga proseso. Noong nakaraang taon pa dapat tayo nakakuha ng bakuna mula sa Pfizer kung inasikaso lang daw ni Health Secretary Francisco Duque ang mga dokumento. Una muna, yung Pfizer, you dropped the ball. Ano ba yung totoong nangyari? Wala naman na nag-drop ng ball. Kasi unang-una, tuloy-tuloy ang negotiations. No? Siyempre, may proseso po ito na hindi rin basta-basta siguro tatanggapin ng Pfizer kung ano yung gusto kong mangyari. At ganun din tayo. So, sa right. Bandang huli, kumain ng oras ito. March 1 pa dapat dumating ang unang batch ng bakuna mula sa AstraZeneca. Sa pamamagitan pa rin ito ng COVAX facility ng World Health Organization. Pero, naudlot ito. Nagkakaproblema raw ang kumpanya sa supply dahil sa dami ng bansang gustong makakuha ng doses. Inaasahang 5 hanggang 6 na milyong doses ng bakuna ang maibibigay sa bansa. And we have to remind everybody, wala naman kasing isang kumpanya na kayang mag-supply sa Pilipinas ng 100 million vaccines for all of us within the year. Talaga pong ang mga bakuna, pinag-aagawan po yan sa buong mundo. For example, itong sila AstraZeneca at saka yung Pfizer, ginagawa yan sa Europa at saka sa Amerika. Kaya nakakauna po sila, sila din ang nag-invest din sa development. Ayon sa tala ng Duke Global Health Innovation and Center, malaking bahagi ng mga bakuna sa ngayon ay napunta sa mga mayayamang bansa, habang naghahati-hati ang mahihirap na bansa at COVAX facility sa mga natitirang supply. Target ng pamahalaan na babakunahan ang tinatayang 70 million na Pilipino ngayong taon. Ibig sabihin, protektado ka sa malubhang sakit. Eh yan ang gusto nating iwasan, hindi ba? Na magkaroon ka ng malubhang sakit o mamatay ka. So yan ang pakinabang ng vaccination para sa'yo pag magpabakuna ka. Ako si JP Senyo para sa GMA News.